Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Ngayong araw na ito, makakasama natin ang isang kababayan natin na nanggaling sa Taiwan at nakarating dito sa Canada. Siyempre, aalamin natin paano ba yung naging proseso niya and kung magkano ang kanyang nagastos, siyempre. At ngayon nga ay nandito na siya sa Canada. JR, kamusta ka naman? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Okay lang, sir. Quarantine pa rin. Quarantine pa rin? Ngayon po, kain tulog. Pero ang maganda po dito sa akon namin, sa quarantine po namin, pwede pong lumabas. Dito po sa barangay parking. Ay, ganun? Opo, pwede pong lumabas dito sa parking na mag-jogging-jogging. Tapos dito po sa likod ko kasi, mayroon po dyan, may parang yard, backyard. Parang lodge lang po kasi itong kwan, itong hotel namin. Hindi siya building. Balitig isang room lang po kami. Tapos, every kwan, every kainan, breakfast, ganun, lunch, hinahatiran po kami ng amo namin ng pagkain. Oh. Opo, ganun po nangyari. Kaya lang, hindi po namin nakakain yung food. Gawa ng every morning, cereal. Ah, cereal. Oh, para at least healthy. Cereal, tapos yogurt. Ganun po. Tapos, alternate lang yun eh. Eh, meron ka naman yata dyang painitan ng tubig. Ah, meron po. Kompleto po. Meron po akong microwave. Tapos, may, anong tawag nun? Coffee maker ba yun? Tapos, may ref po. Maliit. Eh, hindi naman po ako may... Sir, may pag lumabas ka dyan, nakikita-kita ba kayo ng... Makasama ko, sir. Oo. Sa likod, sir, kasi katabi ko lang yung si JP. Doon sa likod kasi may table doon. Kaso, hindi pwedeng maglapit. Gawa nung may camera din sa kilid eh. Ah, oo. Okay, kita kayo. Sir. Pero pag sa labas naman po, sir, at least may distance, okay naman, sir. Kahit sabay kayong maglakad-lakad, pwede naman at least naka-face mask tapos magkalayo. Pwede naman, sir. Pero yung mga kasama ko natatakot lumabas. Oo, siguro for safety din. Yan. Pwede maglakad-lakad. May security dito sa gilid ng parang konsya ng PEI. Nakabantay, umaga't gabi. Pero okay naman nung lakad-lakad dyan, nagunat-unat, stretching. Kailan ka pa dyan nakarating or nakalapag dito sa Canada? Balay sir, nung 11. So tapos, ilan kayo? Ilan kayo na magkakasama na nakarating dito sa Canada? Balay 11 kami lahat sir. Lahat kami galing ng Taiwan. Marami pa kaming nakasabay na iba. Lampas 10 din. Nagulat nga kami. Halos Pilipino kaming sakay. Kasi connecting flight kami galing Taiwan. Yung aeroplano puno ng Pilipino. Oo sir, puro Pilipino. Nagulat nga kami sir eh. Eh di masaya, di ba? Masaya. Eh kahit hindi namin alam pa yung kwan doon sa paglapag namin ng Vancouver. Kasi parang iba na eh. Kasi pagdating namin doon, may mga pinipilapan na computerized na lahat. No, madami pala nakakapunta ngayon dito despite ng pandemic. Especially galing dyan sa Taiwan. Gaano ba katagal yung naging proseso bago ka na-approve at nakuha mo na talaga yung plane ticket mo and talagang nasigurado mo na makakapunta ka na dito? Bali, na-interview po kami. Bali, ako po, nung kwan, February 18, alaman ko yung result ng interview ng 19 ng umaga na pasado po ako. Ayos. Pero sinabihan po ako na kwan, maghintay lang po ng message ulit o email na galing po sa kanila na may employer na po ako. Mga 1 month siguro yun. Ano lang, mabilis lang, di ba? From the moment Opo, mabilis lang po. Kasi nung nagbigay na po sila employer na nasabi nila na may employer na kami tapos sinihintay na lang yung Lamia, pinagbayad na po kami agad. Gawa nung process na nga po. Nagpa-process na. Kung pinagbayad kayo, magkano ba ang nagastos nyo? 4,000 Canadian dollar lang po. 4,000 Canadian dollar. And what agency ito? Agency po namin, yung port to port po. Talagang maraming napapaalis yung port to port, ano? Opo, sir. Bali, mayroon pa pong natira sa Taiwan na mga kasama po namin. Mga ilan pa yun? Bali, mga konta po siguro, 2 batch pa po yun. Pero ang pinakamarami po sa kanila, dito sa may mga pupunta dito sa Montreal, sa Quebec po. Halos puro babae po sila eh. Pero di ko po alam kung seafood processing din po sila. Pero alam ko, hindi eh. Kasi iba yung process nila sir eh. Kasi meron na silang Lamia, pero meron pa din po palang kuan, pinina-process na parang di ko alam kung ano yun eh. Baka for permanent resident na to. Di ko alam sir eh. Kasi may Lamia sila, tapos meron pa silang pinina-process na iba na parang Lamia din siya. Pero sa Quebec lang po siya eh.
Ah, sa Quebec. Kasi iba yung proseso sa Quebec eh. Opo. Saka mas matagal po sila. Mas nauna nga po silang na profile sa amin. Pero mas huli po silang makakapunta kasi may... So, for the information siguro ng ating mga subscribers, yung bang port-to-port up until now ay nag-hire, tumatanggap ba sila ng mga applicants? Oo, sir. Tumatanggap pa sila ng applicants. Pero ngayon, sir, nakaklose sila ng kwan ng seafood processing kasi marami pong waiting list. Taka, yung mga kwan nga po, yung mga natitira pa doon, pre-profile pa nila, yung mga naghihintay sa kanila. Pero carpenter po sila hiring ngayon eh. Paano ka ba nag-apply sa port-to-port? Nung nakita ko po kasi yung kaibigan ko na nakaalis yung pamangkin niya. Tapos sinabihan po ako legit na legit tong port-to-port na to kasi yung pamangkin ko dito nakaalis. Tapos mga ka-churchmate ko po kasi sa Taiwan din. Nung pagka-add ko po dun sa Facebook account o yung page po ng port-to-port na yon, nakita ko po sila. Bali, parang mutual. Nakita ko, dito pala yung mga to. Hindi po sila nagsasabi. Kasi ganun po sa Taiwan eh. Parang sikretohan po yung pag-a-apply. Pero nung kwan po, nung mga time na February 3 po ata yun, nung nag-post sila, sakto po na kwan, na-scroll ko po o nakita ko po yung post nila na yun. Ayun po, nag-kwan po ako agad ng mga documents ko. Naayos ko po agad yung mga... Ano yung mga documents primarily na kinailangan? Kasi sa Taiwan po, sir, bali nasa amin na po kasi lahat eh. Ang kulang na po namin sa Taiwan, bali yung police clearance po at saka yung NBI po sa Pilipinas. Yun lang po talaga yung kulang po namin. Saka yung ang mahirap po na pinapakuha po kasi nila dati yung parang recommendation letter. Coming from the employer. Opo. Sa employer ang mahirap po sa Taiwan po kasi pag kumuha ka ng recommendation letter alam na nilang magre-resign ka kaya ayun po, pero naiintindihan po din naman ng port-to-port na... Kasi yan din yung tanong ng iba sa akin eh. Dahil, papaano daw ba yan? Pwede ka daw ba mag-break ng contract mo? Binasa ko muna yung kontrata ko kung pwede. Kung pwedeng mag-break contract. Mm-hmm. O kaya kung may babayaran ba naman ako. Sa amin po kasi, depende po kasi yan sa company sir eh. Sa company po kasi namin, nung nag-apply po ako, no placement fee. Pag no placement fee po kasi, walang break contract na babayaran. Yung nakuha ko na po yung visa ko, saka po ako nagsabi. Pero hindi po dapat ganun. Kasi first time ko po kasing mag-resign sa company. Hindi pa po ako nagre-resign. Puro finish contract po kasi lahat ng napasukan. Ano naging reaction nung employer nyo? Nung boss mo? Yung sa boss ko naman po, wala naman pong kaso kasi nung nagsabi po ako sa kanya, bali 20 days pa before ako alis. Pero dapat po kasi nasa kontrata, nakalagay doon 1 month before. Pero mayroon din po nakalagay doon na pwedeng hindi 1 month before, pero babayaran mo yung ticket mo na pa-uwi ng Pilipinas kung magre-resign, kung uwi ng Pilipinas. Yung kaso ko po kasi, magko-cross country ako, kaya nag-okay naman po sila. Kasi sagot ko naman lahat eh. Hindi naman sasagutin ng company. Kasi ang nakalagay po kasi doon, pag nag-render ng 1 month before aalis, sagot po ng company yung ticket pa-uwi ng Pilipinas, kung uwi ng Pilipinas. Yung kaso ko po kasi, cross-country naman. Kaya... Ano ba yung qualifications na hinahanap nitong port-to-port? So, at least production factory kagaling eh. But I mean yung duration ng work experience mo? Wala silang sinabi na kung gaano kahaba yung experience mo eh. Mm-hmm. At least, ang requirements nila, at least galing ka sa production company, production factory. Yung mga kasama ko po, halos sa electronics company kami galing. Wala naman kaming kwan sa seafood. Kaya... Okay. So that means to say, kahit hindi related yung iyong experience, basta as long as galing ka rin sa factory, tama ba? Basta galing ng factory, production factory, okay po sa kanila. Dahil marami nagtatanong yan, di syempre, sinasabi ko, yun, nalalaman ko na kailangan yung experience mo is work-related. But I think, sa nakikita ko, dapat same industry lang, di ba, na production din, tama ba? Production and then production. But regardless, kahit hindi ka related dun sa... katulad yan, ang pupuntahan yung factory is seafood ba yan?
na factory. Apo. Seafood po. Anong pangalan ng company na pagtatrabahuhan nyo? Yung sa amin po, Captain Cooks po yung pangalan po ng company namin. Pero yung boss po namin, tatlong company po yung hawak niya dito sa PEI po. Malaking kumpanya talaga. Opo. Bali may naunap na po sa amin na galing din po ng Taiwan na dadatnan na po namin sa bahay pero hindi po sila doon sa mismong company namin. Sa ibang company sila. Pero isa rin po kasi yung may-ari kaya isang bahay din po kami. So sa pagkakaalam mo, ilan kayong magkakasama-sama sa isang bahay? Dati po, yung sabi po kasi sa amin, yung kaming sampo, bali yung isang po kasi namin, parang naiwan lang siya. Gawa nang nahuli yung process niya ng visa. Eh sinama na lang po sa amin, kaya naging 11 po kami. Pero yung normally po, yung original po na magkakasama, sampo lang po kami. Limang babae po, tsaka limang lalaki. Bali magkasama po sana kami sa bahay, kaya lang po, yung boss po namin, ang ginawa, yung mga naunang babae po na dumating dito, pagsasamahin na lang daw po yung mga babae na kasama namin. Tapos, kaming mga lalaki din po yung magkakasama. Bari magkaibang bahay po. Yan bang port to port ay meron ding age requirement? Actually po, wala po silang nasabi na age requirements eh. Kasi yung mga ibang kasama namin, mga 40 plus na po eh. Okay. So sa palagay mo ba, mahihirapan kung halimbawa yung kababayan natin manggagaling Pilipinas, mag-a-apply sa port to port? Yung naghawak po kasi ng papel namin, parang may nabanggit po siya na this coming years po daw, eh magkukuha po sila ng tao galing Pilipinas. Kasi yung naghawak po kasi ng papel namin, nasa Pilipinas po. Ah? Bale, yung nagpa-process po, parang kinuha siya ng port to port na para mag-assist po sa amin. So that kasi means... sa dami po ng application. Pilipina. Pilipina din po. And then, nakabase siya sa Pilipinas. Opo. Galing naman ito kasi nakabase siya ng Pilipinas. Eh, natutulungan niya yung ating mga kababayan na opo, makapunta dito sa Canada. Opo. Pero ang alam ko po, yung carpenter nila, pwede sa Pilipinas eh. Pag mag-a-apply ka, kailangan mo bang mag-join ng group nila or pwede directly dun sa kanilang website? Pinupost po kasi nila yung mga requirements. Bago po kasi mag-apply o magpasa ng mga requirements, dapat kumpleto na siya. As in, kumpleto na bago mo ipasa para ma-line up ka nila sa interview. Ganun po kasi yung nangyari sa amin, sir. So that means, ano to, ini-email nyo yung mga documents nyo or... Opo, gumawa po kami ng... Sa Google Drive po, gumawa po kami ng folder. Mm-hmm. Tapos, saka po namin sinend sa kanila. Sinare po namin sa kanila. And masasabi mo bang advantage pagka nandiyan ka sa Taiwan? Masasabi kong advantage, sir. Kasi ang nabalitaan ko po kasi, sir, dati, yung may-ari po nung agency po namin, pumupunta po talaga ng Taiwan. Siya mismo yung nag-i-interview. Kasi yung ka-churchmate ko po dati, na-interview po siya nung yung may-ari po. Nung port to port. Kaya advantage din po na nasa Taiwan. Kasi yung isa pong kwan niya dati, parang isang tao niya, doon mismo nakatira sa Taiwan. Parang ganun po. Tapos ngayon nga lang po ganito ang nangyari na online na lahat. Ayun. Nung bang nasa Pilipinas ka, ano bang experience mo bago ka natanggap dyan sa Taiwan? Sa Pilipinas po, sa sales po ako eh. Bali nag-supervisor po ng SM po. So parang malayo, di ba? And then parang opo, naging stepping stone mo yung Taiwan para makapunta ka dito sa Canada. Opo sir, ganun nga po nangyari. Kasi gawa nung pumunta po ako dito ng sa Taiwan, yun na po talaga yung goal ko, yung makapunta dito sa Canada. So sa palagay mo, anong maipapayo mo ba sa ating mga aspiring na mga applicants, whether nasa Pilipinas yan o nandiyan sa Taiwan, para ma-encourage sila, ano yung mabibigay mong advice sa palagay mo? Unang-una, magdasal eh. Kasi gawa ng, siyempre, hindi mo na alam ngayon yung panahon eh. Gawa ng pandemic nga po, ang hirap ng mag-apply. Napakapalad na lang po namin, gawa ng nakapag-apply kami, tapos saka iniisip po namin talaga yung positive na lang eh. Think positive na lang talaga eh. Gawa ng, ang hirap talaga ngayong umalis. Kahit sa Pilipinas po, napakahirap pong umalis. Tapos yung, siyempre, yung mga requirements, kailangan okay naman lahat. Tapos, bawal po magsinungaling sa mga requirements po kasi napaka-pit po ng Canada rin eh. Alam mo, totoo yan. Yung
Hindi ko alam kung nabalitaan mo, mayroon tayong isang kababayan na kasi bawal na bawal talaga yung mag-misrepresent yung sarili mo, yung mag-sinungaling ka. At ang nangyari, napadeport siya. Kaya, kumbaga, kahit na andito ka na sa Canada, kung mag-a-apply ka as permanent resident, kailangan talagang with all honesty, fifilapan mo yung mga forms. I-declare mo lahat ng dapat mong i-declare. Kasi hindi maano yan, magiging mitsa mo yan para mapaalis ka dito sa Canada. At ang masama pa dyan, baka hindi ka na makabalik dito. Opo. Ganun na po ang nangyari. Pag nangyari talaga, pag nagsinungaling. Saka, siyempre, pag nagsinungaling ka, madadami na rin yung mga ibang Pilipino. Tulong na rin sa mga kasama na gusto mag-apply dito. Magsabi na lang ng totoan. Saka, huwag maglagay ng experience na hindi mo naman talaga experience kasi nahanapan ka talaga ng... So, very important talaga yung mga papers. Diba? Kailangan, ang usapan dito, hindi dapat kwentuhan lang tayo. Kailangan, may papel kang proof. Oh, sir. Kailangan talaga, may papel na proof talaga. Saka, talagang pirmado ng mga company na napasukan mo. Hindi pwedeng recto-recto. Madami dyan, sa Quiapo, gumagawa ng ng mga fake na documents. Naku, wag niyong gagawin yan. Ganun lang. Kailangan talaga, authentic lahat. Lahat ng mga requirements para smooth lang na smooth yung mga paglalakad ng mga documents saka pag-a-apply para okay na okay. So, anything that you would like to add sa ating interview? May gusto ka bang batiin sa ating mga maaaring relatives nyo? Ay, sige. Shout out na. Shout out mo na. Sige. Parating nagsasabi yan, sir. Eh. Si na Eric, si Sir Mel, si Junel. Yan. Sa mga kasama ko dito ngayon, naka-quarantine. Yan, binabati ko po yung pamilya ko sa Pilipinas, si Marinel, yung asawa ko, si Sayon, yung anak ko, si Sia, si Pastor Dave po sa Taiwan, si Pastor Romeo po sa Pilipinas, tapos si na Bro Eman, yung mga brothers dun sa Taiwan na gusto rin po mag-apply at saka nakasubscribe na rin po sa inyo, sir. Si na Bro Rodrigo, dami po silang nakasubscribe dun sa inyo. Sina Bro Joey, yan, sina Bro Mark, yan. Yan na kayo, mag-apply na rin kayo dito sa Canada. Hintay-hintay lang ng post, ng port to port. At malay nyo, kayo din po ang pala rin na papunta dito. Gaya ko, yan. Kitakis na lang dito. Ah, yun lang. So, maraming salamat sa iyong time, JR. Sana ay maging, syempre, permanent resident din and eventually makuha mo yung family mo. And so, siguro hanggang dun lang. That's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, marami pang tips, opportunities, advices para ma-inspire kayo na mangarap na makapunta dito sa Canada. Okay? Bye-bye now.